Good morning, guys! Teka, parang naiisip ko, kailangan ko nang baguhin ang tawag ko sa inyo kasi masyado nang gas-gas yung guys. Welcome, kapamilya, kapatid. Siguro, ibahin natin. No? Iniisip ko kasi ngayong sa mga nakalilipas na araw, iniisip ko, tatawagin ko yung Freedom Fam. Freedom Family. Freedom Family. Anyways, guys. Ako nga po pala ulit, si Chad Godoy. At welcome dito sa video ko. Today, tatalakayin natin kung paano tayo gagawa ng pantangang kita gamit lang ang paggawa-gawa ng Pinterest Pins. Okay, kung interesado kayong kumita online at meron kayong, kung BA na kayo at meron kayong part-time, pwede pa kayong kumita sa pamamaraan sa pamamagitan ng paggawa-gawa lang ng pins na ipapakita ko yung ko sa inyo ngayong araw na to. So, ano ba yung Pinterest pins, guys? Yung Pinterest kasi, kung hindi nyo matatanong ano, isa siyang social media platform na yung mga content creators, sinashare nila yung content nila doon. So, gumagawa sila ng vlogs, tapos isishare nila yung content nila sa Pinterest. At para ma-share nila yun, gumagawa sila ng Pinterest pins na nakikita nyo ngayon sa screen. So, itong mga to, itong medyo yung ganun yung hugis, yung rectangle. Ayan. So, pipindot tayo ng isa, gaya nito. Ayan, traditional. So, ito, vlog to. Pero ang trabaho ko ay gagawa lang ako ng Pinterest pins para dun sa vlog, para ma-share ko sa Pinterest na nakikita nyo sa screen. Ayan. So, mamaya i-edit ko yan para makita nyo. Nilagyan ko lang ng background music. Kung hindi nyo nakita, ito yun. Ting! Ayan. So, ayan. Ito lang yung gagawin mo, no? Oh, huwag kayong kakabahan, guys. Hindi to mahirap. Kasi, template na to. Okay? Itong ginagamit kong tool, hindi to ginagamitan ng malaking skills. Okay? Malakas na skills. Ito yung mahinang skills lang. Ginagamitan lang ito ng isang application. Gaya ng Canva.com. Okay, yung Canva.com isa image design tool para sa mga beginners na walang alam talaga sa paggawa ng images. Pero kung meron ka namang konting creativity inside you, magagawa natin ang paraan. So, itong Canva, dito ako gumagawa ng Pinterest pins. Ito isang fact lang. Itong trabaho ko dito sa part-time client ko na to, itong part-time client na to, kumita ako ng almost 35,000 pesos. Sa napakadaling panahon, like less than a month, doing it part-time. O nga, sinasabi ko sa inyo, pantangang kita. Okay, hindi mahirap, hindi ginagamitan. Tsaka ito, pag na-develop nyo to, pwede pa tong sumama sa mga ibang skills nyo. Like kung may social media manager kayo, nagmamanage kayo ng Facebook, pwede nyo pa tong gawing paraan para i-alok sa clients nyo. Oy, gagawin ito ng Pinterest pin sa blog mo. Share natin sa Pinterest para malay mo na, di ba? Malay mo, may makabasa ng blog mo. Tapos, kung single ka, mabasa niya yung blog mo, may love siya sa'yo. Joke lang. So, paano ba ginagawa yan? So, simpleng image yan. Kung mapapansin nyo, ito, image yan eh. Di ba? Image lang yan. Pag gagawa ka ng isa, mag-e-edit ka, di ba? Ito yung mga editing tool mo, gagamitan mo ng mga elements, di ba? Mga karaniwan sa paggagawa ng image design, mag-upload ka ng photos. Mga simpleng-simple lang talaga, di ba? So, bilang isang social media manager, mahalagang malaman mo to kasi medyo malaki din yung pera dito eh. Medyo pwede mo tong gawing pambayad ng bills, di ba? Malaking bagay na yun. Kung kumita ka ng 10,000 dito every month, malaking bagay na yun kasi mababayaran mo na yung kuryente mo, yung tubig mo, internet mo. Kung nagbabayad ka ng down payment sa motor mo, sa sasakyan, di kaya. Kasi less than 10,000, di kaya. Kung yung 10,000 na yun para sa sasakyan, pwede. Diba? Sa motor, pwede. Kung 3,500 mo, di ba? Kuryente, 2,500. Internet, 2,000. Magagamit mo tong skill na to para bayaran yung mga bills na yun. O, di ba? Pantangang kita online. So, hindi ko kayo ina-hype. Talagang kinita ko yan. Ayan, makikita nyo. Noong August 17, kumita ako nito ng $768. Okay. So, napakadali lang yan. Ginawa ko lang to using my weekend.
So, talagang part-time. Kasi syempre, nag-work pa ako full-time. Monday to Friday. So, ginamit ko yung oras ko para mag-serve pa sa ibang clients. Ayan, no? Pero mo, pinuri pa ako. Diba? Pantangan ng skill. Pinuri pa ako. Saan ka pa doon? No? Sabi niya, Chad made a lot of great pins for our Pinterest profile to upgrade some of the posts we had written previously. Time delivery and of great quality. Salamat. Thanks. Diba? Ganun lang. Kumita ako. 35, almost 30. Mayigit pa eh. 36,000 nga yun pag kinonvert nyo. Convert nyo ngayon. 768 times nyo sa 48. 36,000 pesos lang yan. Ano? On a very, very small time. Napakaigling panahon lang. Kasi, biruin mo, gagawa ka ng pinsa 2 hours per week. Diba? 2 hours per week, 2 hours per week, 2 hours per week. Taga nag-build up na nag-gain ko na pala yung 36,000. At malaking bagay yung 36,000 pesos. Pwede ka nang mag-down payment sa motor, tapos kalahati na lang babayaran mo, di ba? Saan ka pa? So, ito lang yung mga isang bagay na pwede mong kitain. Pwede kang kumita online, no? So, hindi mo naiisipin pang masyadong maging super skilled ka or whatever. Kasi, kung titignan nyo, napakasimple lang yan. Tsaka may templates na yan eh. Kung titignan nyo, hindi ko naman inisip yung mga design na yan eh. Kumbaga, tinype ko lang din yan. Interest. Kumbaga, gawa na yung design, no? Kumbaga, kukopihin ko na lang, di ba? O, ngari, ito. Pipindutin ko. Di ba? I-edit ko na lang. Patay dun sa kung ano yung ibebenta or gagawa ng pins. Kung pwedeng recipe, pwedeng finance, pwedeng health, di ba? So, marami pang mga bagay. So, pwede, papakita ko pa sa inyo isa kong client. Kasi mostly talaga trabaho ko is social media. So, meron pa ako ibang mga client na ginagamitan ko ng ganitong skill, yung Pinterest. So, pag papakita ko talaga sa inyo. Talagang ipapakita ko na sa inyo ngayon. So, yan. Ito, kunyari ito. Yung client ko sa health, di ba? Yan, bibigyan ko kayo ng variety para sabihin nyo naman, niloloko lang tayo nito ni Chad. Walang kwenta yung vlog niya ito. Papakita ko na nga sa inyo paano ako kumikita. Kasi sabihin nyo pa ako nang walang kwenta. Hirap naman para sa akin yun. Oh, guys, eto. Ito yung client ko, ah, isang major client ko. Diet versus disease. Ayan, gumagawa lang ako ng mga, meron siyang vlog eh. Alam nyo ba yung vlog, yung magsusulat ka? Vlog. Hindi yan yung ano ha, pag binato mo yung asawa mo sa pader, vlog. Hindi yan, ganun. Yung, eto, nagbablog siya about diet, about gut health. So, ang ginagawa niya, nagbablog siya, tapos isishare namin sa Pinterest. Nga pala, yung Pinterest, pakita nga natin yung Pinterest, ba't tayo may pakita sa kanila? Ano, tinatago mo ba talaga yung mga pinagkakaperaan mo? Hindi, guys. Hindi lang talaga ako masyado magaling mag-vlogging. Kagaya nito. Ito yung Pinterest. Ayan. So, teka lang, naglo-load eh. Huwag naman kayong masyadong atat. Okay? Mag-intay naman tayo kahit pa paano. Ayan. Katulad nito. Stylish living room things. Crazy good keto recipes. Ito mga to, vlog yan. Pag pinindot niyan, pupunta kayo sa website nila. So, parang ito lang din yan yung ginagawa natin. Diba? Ito. Tapos ito, yung sa isang part-time client ko na kumita ako ng 36,000 pesos. Di ba? So, ang dali lang nito. Pipindutin mo, punta ka lang sa canva.com, gagawa ka ng image. Di ba? Gawin mo lang presentable, gawin mo lang na mababasa ng tao. Kasi meron, given ka naman ng mga templates eh. Di ba? Pinterest, kunyari food pin. Hanapin mo. Oh, di ba? Given ka na, i-edit mo na lang. Ngita naman, no? I-edit mo na lang, kikita ka na. Ganyan kabilis kumita online. Iyan yung mga pantang kita. So, ako, hindi naman talaga ako kagaling ang VA. Yung sabi ko, aminado naman po ako na may mas magagaling sa akin. Eh, ako, meron lang akong konting creativity na ginagamit ko in order for me to, you know, para maka-survive. Na talagang kailangan ng client eh. Hindi kayo nakakailangan ng masyadong maraming ek-ek para kumita. So, ito lang yung isang pinagkakitaan ko na gusto ko i-share sa inyo. At least ma-inspire na malaman nyo na hindi naman pala ganun kahirap kumita online.
parang kasi iba, hirap ko muna ng clients, hirap na ano, iniisip nila, hindi sila worthy, iniisip nila, hindi sila creative. Ramdam ko kayo. Kasi ako, hindi rin ako creative. Medyo, naiintindihan ko lang ng bagya yung mga kulay-kulay. Pero kung titignan nyo, hindi naman talaga eh. It's me. Parang kinokopya ko lang talaga yung mga design. Talagang binilagyan ko lang ng konting effort para gumanda ng kahit papaano. Natuwa naman yung client ko para sa ibabayad niya, di ba? So, nakita niya naman, natuwa naman siya, di ba? Ayan. Chad made me a lot of great pins for our Pinterest profile to upgrade some of the posts we had written previously. Timely delivered and of great quality. Di ba? Natuwa naman siya. Diba? Ito lang din naman yung ginawa sa inyo. Wala naman akong tinatago sa inyo. So yan, isa sa mga pantangang kita online ay paggawa ng Pinterest feeds. So guys, kung di pa kayo natuwa sa video na to, kahit hindi kayo mag-subscribe or kalimutan nyo na, kahit i-like nyo na lang o mag-comment kayo. Pero kung gusto nyo talaga, hit the subscribe button at see you sa mga videos na gagawin ko pa. Mapa BA man yan, finance o kwentong walang kwenta. Thank you guys and see you in my next video.